Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagsisiya ninyo ang kaligtasan ng inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita nito. Repent and believe in the gospel. Bahagi ho ng banyaya na ito yung mga salitang ibinabahagi ho sa atin nung tayo ay pinahirap na ako sa ating mga puso na udyag ng panahon ng 40 araw ng paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tawagin namin ay Kwaresma, Lenten season, 40 days. Kaya bahagi ho ng ating paghihila ngayon sa unang linggo na ito ay tipang. Tipang ng Diyos. Ang pakipagtipan ng Diyos. At ang pakipagtipan ng tao sa Diyos. Kaya nga ho, mayroon tayong lumang tipan, bagong tipan, Old Testament, New Testament. Meron tayong tipan, kaban ng tipan, Ark of the Covenant. Yung bahagi ng alin, yung ugnayan ng kawat ng Diyos, ang tipanan ng kawat ng Diyos, the covenant between God and man. Tama-tama rin ako, no? Yung ating aswensi ngayon. So, parang kata, as I could remember, dalawang beses lang kung maalala ko kung bahagi ng aking pagkilos bilang pare, siguro mga hanggang tatlo, na ang As Wednesday ay umatak ng Valentine's Day, February 14. Kaya, sabi nga natin ay araw ng magkatipan, magkatapon, araw ng pagkilos na mag-boyfriend at mag-girlfriend o ng mag-asawa, magkatipan. Pero yun ang nais ang ibigyan na higit ng pag-ibig. Kasi yun, yun ang ipinaalala sa atin ang umumi kapag. Na pagkatapos ng 40 araw ng pagbahag sa panahon ni Noe, ay ang Diyos ay nakipagtipan kay Noe at sa kanyang mga anak. Anong sabi ng Panginoon? Na hindi ko na uunawin ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. Yun ang pangako ng Diyos sa atin mula kay Noe at sa kanyang mga anak. Na nawa ko ay makita natin na rin na higit nating ipagpasalamat. Kaya naalala ko tuloy, no? Merong isang kaibigang pare. No? Every time na makakita siya ng bahag hari, ay inumunan niya ng picture at yun ang kanyang ginagawang profile picture. Bahag hari. Bakit? Kasi doon ipinakita ng Diyos yung rin, yung tipan niya sa atin kay Moises, kay Noe at sa kanyang mga anak. Pero bahagi noon na kung saan nakita rin po natin, no? Yung patuloy na pagkilos na ipinamanik ko sa ikalawang pagbasa natin. Na itong 40 araw na ito ng paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo na nagdulot sa atin ang kaligtasan. Ano nangyari na ipinamanik niya? No? Ito kasi sa Ebanghelyo natin ay si Jesus ay tinukso
ng demonyo sa loob ng 40 araw. At siya'y nagtagumpay sa panunso ng demonyo. At yung paalala ng Panginoon sa pamagitan ng ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pedro natin, at tayo ay kanyang patuloy na pinagtitipan sa biyaya ng tubig ng binyag. Kaya po yung pagbibisig natin ng tubig sa kasimula ng banal na pagdiriwang ng misa, yun ay tanda ng tipan ng Diyos sa atin na tayo ay kanyang patuloy na ililigtas. Ano lang kailangan natin gawin? Ayun, magsisi at tumalikod sa kasalanan at maniwala sa mabuting balita ng kaligtasan. Mabuting balita nito. Kesa na po, higit nating matugunan yung paanyaya na ito. Kapag sinabi natin magkatipan, it is always a two-way process. Yung kagustuhan ng Diyos na maligtas tayo at ang pagtugon ng tao. Kaya di po, sana po, sa panahon na ito ng 40 araw, may pakita rin natin yung ating kagustuhan na tayo ay higit na makikisa sa paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay upang kanin tayo rin ay makasama niya doon sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya wa yung ating paalala po naman, katulad po ni Mawan, pag-aayuno, abstinensya, panalangin, at kawag-kawag. Katulad na naman po naman ng ating pag-aayuno, dalawang beses na po tayo mag-aayuno sa loob ng isang taon. As Wednesday at Good Friday. At yung ating pag-aayuno yan rin, ay 1 full meal lang. Kuminsan nga yung iba ay nag-aayuno para alin, sumeksi. Pagka hindi ka kumakain, magpapaseksi ako. Pero sana makita natin, ba't ka nag-aayuno? Ah, para sa Diyos. O pwede natin sabihin natin, para ako'y sumeksi at para sa Diyos. Isama natin ang Diyos sa ating usang pag-itigis ng hindi pagkain. At ang usang pag-itigis ng hindi pagkain ng karne. Tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma. So tayo po ay exempted sa Biyernes sa labas ng Kwaresma. Kasi mayroon tayong prescription na ipinagkalog sa atin tayo mga Pilipino na nasa Pilipinas. So, hindi kasama doon kung tayo ay mga Pilipino na nasa ibang bansa na wala naman silang prescription. Hindi naman tayong bansa na may prescription. Prescript kung tawagin. Na exempted tayo sa pagkain ng karne. Sa mga Biyernes, may mga Katoliko talaga na alin. Ang talagang norm ay alin. Every Friday, hindi kakain ng karne. Pero tayo po sa Pilipinas, binigyan tayo ng exemption. Pero hindi kasama yung Biyernes sa loob ng Kwaresma. Kundusin po, ilang Biyernes lang yun? 5 Biyernes lang. 5 Biyernes lang. At yun yun, pagpagtipan natin sa Diyos. Kung tutusin nung maliit, sabi ko nga, sa ibang pananampalataya, ang kanilang pagkaayuno, 1 full month, habang may araw, kakain ang silang pagdumuming araw. Yung ibang pananampalataya, ano yung kanilang pagkaayuno? 2 or 3 times a week. Wala rin pagkain. Wala rin pagkain sa buong mag-araw hanggang may araw. Tayo ang ating lamang ayunin rin. 1 full meal. Kakain pa rin tayo ng 3 beses. Hindi lang tayo magmimerienda. Kaya lang,
isang punong pagkain lamang. At tulad ng sinabi ko, twice a year lang. Yan na nga makita ko natin. So yun ang ating alin, pakipagtipan sa Diyos. Yun na nga makita ko natin na tayo rin ay nagsusumikap na makipagtipan sa Diyos. Pagsimba, pag-araw na linggo, tumulong sa mga nangailangan na makita natin, mag-aabuloy sa pangailangan ng kapwa natin at sa pangailangan ng simbahan. At ito ang lamang yan rin, makita natin na rin, makipagtipan tayo sa Diyos. Kasi hindi naman pwedeng sabihin mo na sa magkatipan, halimbawa, ano kayong lalaki, sabihin mo sa katipan mo na susunduhin kita mamaya. Huwag lang ulang. Alam niyo, kumisa tayo mga Katoliko. Para daw tayo na alala ko sa amin isang pari. Para daw tayo masumpan. Kapag umuulan, hindi kayo masyadong mainit, nalulusay, nawawala, hindi nagsisimba. Ay, parang ang labas lamang ang ating panalangin at pakipag-unayan sa Diyos ang ating tipanan ni Alin kung kailan nang tayo maaluan. Kapag hindi na maaluan, ayaw na namin. Hindi. Tipan, pakipagtipan namin sa Diyos. At yung panyayin ang buhumi kapalianin, nawa, itong apat na pangaraw na ito ay lalo tayong mapagtibay kung pangigit natin pakinabangan ng Alin ang biyaya ng pagliligtas niya sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. At yun, yung kanyang pangako sa pagkabuhay sa amin. Kaya, kung hindi natin nararamdaman yung pag-ahon, yung pag-aluan natin sa ating buhay, ay baka hindi tayo nalilitapan sa ating tipanangos. Kasi kahit na anong gusto ng Diyos na iligtas tayo, pero tayo ayaw natin magpaligtas, hindi mangyayari. Kaya nga magkatipan, tapakan gusto ng Diyos, kinakailangan gusto hindi namin yung gusto ng Diyos para sa atin. Ito yung tinuturong namin. Tayo ay katipan ng Diyos. At sa banal na tipanan na ito, itulog namin sa kanya na nawa, manatili tayong tapat na makipagtipan sa kanya.